Tila minamalas yata ang Estados Unidos sa pagpasok ng 2024. Nabuwisit na nga ang Amerika sa United Kingdom dahil sa pagkabigo ng kanilang military operations na naglalayong bombahin ang Houthi sa Yemen. Bukod dito ay tinabla pa ng Pilipinas ang Amerika at hindi nga pinayagang makapasok ang milyong-milyong galon ng langis sa Subic, Zambales. Duda ni Senadora Amy Marcos, gagamitin lamang ng mga kano ang bansa para sa nalalapit na gera ng US laban sa China dahil nga sa umiinit na tensyon sa Taiwan. Samantala, pumasok na sa 100th araw ang digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. May bagong update na rin tayo ukol sa mga crew members o tripulante ng St. Nicholas oil tanker na hinuli ng Iran habang naglalayag ito sa Gulf of Oman noong Huwebes. Ako po si Royzen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Kinumpirma ng Greek shipping company na Empire Navigation na nasa maayos na kalagayan ang lahat ng mga crew members ng St. Nicholas. Ito ang barko na hinuli ng Iranian military sa Gulf of Oman nitong Huwebes bilang retaliation sa ginawang pagnanakaw di umano ng Amerika sa kanilang supply ng langis noong nakaraang taon. Hindi pa nga nagkakaroon ng direct communication ang kumpanya sa nasabing barko, subalit patuloy na nakikipag-ugnayan ang pamunuan ng kumpanya sa gobyerno ng Iran upang malaman ang kalagayan ng 19 na tripulanteng sakay ng tanker. Kabilang sa mga hawak ngayon ng Iran, ang 18 Pilipino at isang Greek national na lula ng nasabing barko at magdadala sana ito ng langis mula sa Iraq patungo sa Turkey. Sinabi ng Department of Migrant Workers o DMW na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs ukol nga sa kalagayan ng mga Pilipinong tripulante. Dagdag pa ng DMW, tuloy-tuloy ang nagiging negosasyon ng DFA sa Iranian authorities para sa pagpapalaya ng mga Pilipinong hawak ngayon ng Iran. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na rin ang Empire Navigation sa pamilya mismo ng mga crew members upang magbigay ng update at suporta para sa kanilang kaanak. Balitang Israel naman tayo mga idol. Ito na nga at 100th araw na magmula ng pumutok ang gera ng Israel at Hamas sa Gaza Strip. Sa kasalukuyan ay umakyat na sa higit 23,800 na Palestinians ang nasasawi sa karahasan na ito at karamihan nga sa kanila ay pawang mga kabataan at mga kababaihan. Patuloy na nananawagan ang mga Israeli sa kanilang gobyerno na gawin ang lahat ng naaayong hakbang para mas mapabilis ang pagpapalaya sa mga bihag na hawak ng militanteng grupo. Simula noong October 7 attack sa Israel, 257 ang binihag ng grupo ng Hamas. 110 sa mga ito ay pinalaya na, 11 ang namatay at naniniwala ang Israel na hanggang ngayon ay mayroon pa rin 136 na mga bihag ang nasa kamay ng Hamas sa loob ng Gaza. Sa kasagsagan ng bakbakan, tinatayang kalahati na nga ng mga gusali sa buong teritoryo ng Gaza ang nawawasak na dahil nga sa mga airstrikes na isinagawa ng Israel Defense Forces o ng IDF. Aabot sa halos 2 milyon na mga Palestinians ang napilitang lumikas para na rin sa kanilang kaligtasan. Dahil nga sa kampanya para ubusin ang lahat ng miyembro ng Hamas, marami ngayon ang bumabatiko sa mga desisyon na ginagawa ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa loob at labas man ng kanilang bansa. Tuloy-tuloy ang nagiging panawagan ng iba't ibang mga organisasyon upang magkaroon ng tigil putukan sa Gaza dahil sa kalunos-lunos na sitwasyon ng mga nadadamay na mga sibilyan. Halos kulang na kulang na rin ang mga ayuda na natatanggap ng mga ito sapagkat nahihirapang pumasok sa battle zone ang mga humanitarian agencies at charitable organizations. Sa mga nakalipas na buwan, nagpakita ng kanilang suporta ang mga kaalyado na magkabilang panig. Ang Amerika at ang mga Western countries ay sumuporta sa Israel, samantalang karamihan sa mga Arab and Muslim countries, Russia at Iran, at maging ang mga Iranian-supported militia katulad ng Islamic Jihad, Hezbollah at Houthi ay nagpakita na rin ng kanilang pakikiisa sa Al-Qassam Brigade.
Sa paglipas ng mga araw ay tila mas patindi ng patindi ang tensyon sa gitnang silangan at sa inaharap. Malaki nga ang posibilidad na lumawak pa ang gulo sa buong rehiyon. Tila nagsimula na nga rin ang ground invasion sa northern Israel sa Lebanon-Israel border. Muli na namang nasurpresa ang IDF dahil sa pagpasok ng mga Hezbollah fighters sa loob mismo ng Israeli territory. Kinumpirma ng pamunuan ng Israeli forces na noong January 13 at 14 ay nagsagawa ng pambubomba ang Lebanese group sa loob mismo ng Israel kung saan tinarget nito ang kanilang base militar. Nakipagbarila na mga miyembro ng militanteng grupo sa mga sundalo ng Israel na ikinasawi naman ang apat na miyembro ng Hezbollah. Kasabay nito, naglunsad rin ang IDF ng mga artillery at mortar strike patungo sa kinalalagyan ng Hezbollah fighters. Mas tumitindi na nga ang mga palitan ng mga bomba na magkabilang panig at pinangangambahan ang posibilidad na pagkakaroon ng all-out war sa pagitan ng Iranian-supported group na Hezbollah at ng Israeli forces. Parang hindi naman maganda ang pasok ng 2024 para sa Amerika dahil nga sa mga kinakaharap nitong iba't ibang tensyon sa pagitan naman ng Israel at Hamas, Taiwan at China at maging Russia at Ukraine. Kamakailan nga ay nagsagawa ng pag-atake ang pinagsama-samang lakas ng United States at Great Britain laban sa Iranian-supported militia na Houthi ng Yemen. Hindi pa nasayahan ang Estados Unidos at muling sinundan ang mga pambubomba sa teritoryo ng naturang grupo. Sa kasagsagan ng pambubomba ng US, kinutsa ng Yemeni fighters ang mga armas ng Amerika at sinabing hindi man lang ito nagbigay ng pinsala sa kanila. Usap-usapan nga ngayon na tila ba nabwibwisit at dismayado ang Amerika sa Britanya dahil sa di umano'y pag-leak o pagkalat ng mga sensitive information ilang oras bago ang nasabing pag-atake sa Yemen. Ayon sa report ng The Telegraph, isang pahayagan sa United Kingdom, frustrated ang US officials at Pentagon dahil natunogan daw ng mga Houthi ang isasagawa nilang pag-atake. Nagdesisyon kasi si British Prime Minister Rishi Sunak na bigyan ng mga confidential information ang British media tungkol sa isasagawang military operation. Ito ay ilang oras bago ang nasabing pag-atake sa Yemen. Kadalasan at usually talaga ang SOP ay magbigay ng mga ganitong update kapag nakabalik na ang militar mula sa operasyon. Sa kumalat na balita, nakasaad dito na magsasagawa ng pag-atake ang UK at US within the next hour. Nagpakita ng pagkadismaya at pagkainis ng US military sa pag-leak ng mga sensitive information na ito na naging dahilan para makapaghanda ang Houthi sa magaganap nga na pag-atake. Ito rin ang dahilan kung bakit inasar pa ng mga Yemeni militia ang kakayahan ng Amerika at sinabi nitong hindi man lamang daw nakapinsala ang mga armas na ginamit nito sa kanila. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit nagsagawa ng follow-up operation ang Amerika at hindi na nga isinama ang UK ilang oras matapos ang naunang pag-atake. Idagdag mo pa rito ang mga sunod-sunod nga na pag-atake rin ng Iraqi militant group sa base militar ng Amerika sa Syria. Ayon sa report, nagsagawa ng panibagong pag-atake ang Islamic Resistance gamit ang mga UAV drones noong January 13. Dito nga ay tinarget nila ang Al Umar oil field sa probinsya ng Deir Azor at isa sa Al-Qadra village. Ito ay dalawang US bases na nakatalaga sa northern Syria. Ayon sa grupo, ang mga pag-ataking ito ay pagpapakita ng protesta dahil sa presensya ng mga Amerikanong sundalo sa Iraq at bilang suporta na rin sa mga Palestinians sa Gaza. Sa isang pahayag nga, sinabi rin ng Iraqi militias na patuloy nilang tatargetin ang mga base militar at mga sundalo ng Amerika. Wala namang naiulat na casualty at damages sa tropa ng Amerika matapos ang nasabing insidente, pero sa nakalipas na 3 buwan ay aabot na nga sa higit 130 attacks ang naranasan ng mga sundalong Amerikano sa kanilang mga base sa Iraq at Syria. Sa iba pang balita, tinabla ng Pilipinas ang Amerika matapos na hindi nga makapasok ang American shipment dito sa Pinas. Ito ay ang massive transport ng 39 million gallons ng langis na patungo sana sa Subic Bay, Zambales.
Ito nga ay sa kabila ng mas tumitinding tensyon sa pagitan ng China at Amerika dahil sa Taiwan. Kinumpirma ng Amerika na noong January 12 ay nagsagawa sila ng massive transfer ng supply ng langis mula sa ipinasarang military facility sa Pearl Harbor sa Hawaii. Ito ay dadalin sana sa isang commercial site dito sa Subic Bay, Zambales sa Pilipinas. Ang anunsyo na ito ay isang araw lamang bago ang presidential election sa Taiwan kung saan nanalo si William Lai Ching-te, leader na hindi talaga kasundo at talaga namang kinasusuklaman ng China. Sinabi ng embahada ng Amerika na malinis ang naturang langis mula sa naval fuel storage sa Hawaii, lula ng commercial tanker na Yosemite Trader. Nilinaw rin ng US Embassy na dumaan sa proper channels ang kontratang ito ng American government sa isang private commercial oil company ng bansa. Ang nangyaring shipment ng 39 million gallons of fuel sa Subic ay nagbigay ng malaking pagkabahala sa mga mambabatas, partikular na kay Senadora Amy Marcos na siyang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Humingi ng paliwanag ang senadora mula sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense at maging sa US Embassy. Ayon kay Senadora Marcos, may nakuha siyang impormasyon mula sa ilang international shipping trackers na nagsasabing may pumasok sa Pilipinas noong December 20, 2023 ang Yosemite Trader na may kargang langis mula sa US base ng Pearl Harbor. Sinabi ni Marcos na hindi EDCA site ang Subic kahit questionably aniya kung saan iimbak ang naturang fuel shipment. Hinala ni Senadora Marcos ang inexplicable silence ng Pilipinas at ng US government bago pa ang nakatakdang paglilipat ay lubhang kaduda-duda. Kaya iisipin na nagkakaroon ng pre-positioning ng military supply sa bansa sa gitna ng pinangangambahang pagkakaroon ng armadong tunggalian sa pagitan ng China at Amerika dahil sa issue ng Taiwan. Sinabi ng AFP na walang dapat ipaliwanag ang kanilang pamunuan sa nabunyag the shipment ng langis. Nilinaw ng pamunuan ng sandatahang lakas na wala silang kinalaman dito dahil sa administrative ang proseso ng shipment. Kung mayroon daw dapat umanong magpaliwanag, ito ay ang ibang mga ahensyang may kinalaman sa pag-iimbak ng langis. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Department of National Defense, inulit lamang nito ang naging pahayag ng US Embassy sa Pilipinas at sinabing kontrata ito ng US government sa isang pribadong kumpanya sa Pilipinas. Ayon sa spokesperson, regular commercial transactions ang nangyaring paglipat ng langis mula sa Hawaii patungo sa Subic. Base naman sa report ng GMA News noong January 13, nag-withdraw na ng request ang Yosemite Trader para pumasok sa Subic upang i-deliver ang 39 million gallons ng langis mula sa Pearl Harbor. Kinumpirma ito ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA matapos questionin ni Senadora Marcos ang ilang mga ahensya ng gobyerno ukol sa nasabing shipment ng langis. Sinabi ng SBMA na nag-apply ng entry clearance ang naturang oil tanker sa Seaport Department ng SBMA noong January 2 pero hindi pa ito naaprobahan kaya naman hindi pa nailipat ang naturang shipment ng langis. Noong umaga kung kailan naka-schedule na nga itong dumuong ay nag-cancel na ito ng entry clearance request dahil sa kakulangan na rin sa diplomatic clearance mula sa Department of Foreign Affairs. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa iba pa ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.